US First Family pinagbawalang makapasok ng Russia at ilang suspects sa likod ng mga migrants na natagpo ang walang buhay sa isang truck sa Texas na huli na ng mga otoridad. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Higit 50 inmates ang patay sa sumiklab na sunog sa Tulwa Prison sa Colombia. Ayon sa National Penitentiary and Prison Institute, bago ang insidente, nagkaroon ng riot sa loob ng kulungan dahil pumalpak ang tangkang pagtakas ng mga inmates. Sa San Antonio, Texas, higit 50 migrants ang natagpo ang patay sa loob ng isang 18-wheeler na truck. Batay sa inisyal na ulat, pinaniniwala ang suffocation ang ikinamatay ng mga biktima. Agad namang naaresto ng otoridad ang dalawang suspects, habang isa pang suspect ang nananatili sa hospital. Sa India, 19 ang nasawi matapos gumuho ang 4 na palapag na gusali sa Mumbai. Nangyari ang insidente sa gitna ng malakas na pag-ulan. 14 na individual naman ang nailigtas ng rescuers at agad nadala sa paggamutan. Sa ibang balita, pinagbawalang makapasok sa Russia ang First Family ng Amerika, kabilang si US President Joe Biden, First Lady Jill Biden at anak nilang si Ashley Biden. Ayon sa Russian Foreign Ministry, tugon ito sa ilang sanctions na ipinataw ng Estados Unidos. Ilang US senators, university professors, researchers at mga dating government officials ng Amerika ang pinagbabawalan sa Russia. Naging matagumpay at makasaysaya naman ang rocket launch ng National Aeronautics and Space Administration o NASA mula sa Northern Territory ng Australia. Layo ng space exploration na magsagawa ng observation sa Alpha Centauri A and B constellations. Ito na ang kauna-unahang commercial spaceport launch sa labas ng Amerika. Joyce Salamatin para sa Bayan.